Nababahala ngayon ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa posibleng epekto ng El Niño phenomenon sa ating bansa. Partikular na ang usapin ng supply ng tubig na pangunahing ginagamit nating mga Pilipino sa araw-araw. Sa panayam sa media, sinabi ni Undersecretary Carlo Primo David ng Integrated Environmental Science ng DENR, malaki ang kakaraping problema ng bansa sa tubig kung hahaba pa ang epekto ng El Niño sa susunod na taon. If the El Niño event next year progresses, intensifies, or even extends further than June, then it will be a major problem for Metro Manila. That's why conservation is also important. 2019, we had a water scarcity issue in Metro Manila. I distinctly remember that. Sinag-iigib ako noong 2019. We want to prevent that. We are already in the 21st century. Sa ngayon, sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System or MWSS na nasa higit 213 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mataas ito sa naunang target na 212 meters na antas ng tubig bago matapos ang taon. Pero kumpiyansa naman ng MWSS na handang-handa na sila sa magiging epekto ng El Niño sa 2024. Sinabi ni MWSS spokesperson at division manager, Engineer Patrick Dizon, na sapat ang kanilang paghahanda sa epekto ng El Niño para matiyak ang supply ng tubig sa Metro Manila. Nakapag-prepare po tayo this year. Isang taon po natin itong pinaghahandaan at nakapag-ipon po tayo this year at umabot pa nga ng above our target elevation na 212 meters. So meaning, magiging kampante tayo by this onset ng El Niño. So comes June or July, base na din po dun sa El Niño ENSO alert no ng ating PAGASA ay ang sabi po niya ay magiging neutral na daw yung epekto ng El Niño sa atin by comes June or July. At ito naman po ay yung transition time at tumataas na rin yung percent probability na magkakaroon po tayo ng La Niña by June or July. Which is true naman po, no? Kasi base din po sa historical data po natin sa Angat Reservoir ay pagdating ng June at July, ay tumaakyat na rin po itong ating reservoir at nagre-refill na rin po ito, no? Kami naman po, no? Ay kampante kasi hindi naman po nagkakamali itong ating mga historical data. Anya, kahit umabot pa sa 180 meters ang minimum operating level ng Angat Dam, pagsapit ng Mayo o Hunyo ay hindi kukulangin ang supply ng tubig para sa consumer sa Metro Manila. Maliban dito, may mga proyektong natapos na ang mga water concessionaire tulad ng Maynilad at Manila Water na malaki ang maidadagdag para punuan ang pangangailangan ng tubig. Just in case po bawasan po kami ng allocation, ay nakaprepare naman po kami sa ating mga augmentation measures or yung pinangako po namin na na-implement po namin ng mga proyekto like yung mga projects po namin, mga water treatment plants sa Laguna Lake. Ito po yung sa Poblacion Water Treatment Plant sa Muntinlupa which we already inaugurated na po last Friday ng ating Pangulong Marcos. At yung East Bay Water Treatment Plant po natin sa may part po ng Pakil, Laguna are already ongoing at we are targeting na rin po to operate po yung planta na yon, yung first phase po nito na 50 million liters per day by January next year. At aside from that, mayroon na din po tayong mga deep wells, yung mga rehabilitation ng mga deep wells, around 120 million liters per day po ito, na kaya na po nating i-operate by just in case po mabawasan yung allocation po natin from Angat Dam. And sa kabila nito, patuloy na umaapil ang MWSS sa publiko na maging masinop sa paggamit ng tubig upang hindi masayang ang supply. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNA News.